OCBS Arts and Crafts. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako si Ate Jojo. At ngayon ako yung mga kasama ninyo sa paggawa ng Arts and Crafts. Magandang hapon mga bata, at ngayon naman ay tutungo tayo sa ating arts and crafts na may kinalaman sa lesson ni David at Saul. At syempre sa ating verses na Proverbs 23 verses 4 to 5. Ang mga materials na kailangan natin ay any recycled folder or cardboards, bond paper or any paper na maaari nyong gamitin at nakita ninyo sa inyong bahay. At syempre kailangan natin ng colored pencils. Kahit anong kulang inyong nais. At kailangan din natin ng glue or paste. Kailangan din natin ng gunting, at paalala sa paggamit ito ay kailangan nating magpatulong at mag-ingat. Kailangan natin ng lapis, at syempre huwag natin kakalimutan ng ating pen. Ngayon, ang ulan natin gagawin ay magdodrawing tayo ng stuff sa ating recycled folder or cardboard. Madali lamang itong gawin. Yan! Pagkatapos nito, ay kukuha tayo ng gunting at gugupitin natin ito. Paalala, kailangan magpatulong tayo upang hindi tayo masugatan. And so, nagupit na natin siya. At pagkatapos natin siyang gupitin, ay kuha tayo ng lapis. At ngayon, ay de-design na natin siya para magmukha siyang staff. Pero kayong bahala kung anong design ang gusto niyong ilagay. After nun, ay kukulayan na natin ito. Ngayon, gagamitin ko ay color brown. Iba-ibang shades ng brown kasi mas magmumukha siyang staff pag inyong ginamit pa. Pero, pwede naman kayong gumamit ng ibang kulay na gusto ninyo. Pupunuin natin ng kulay ang buong stuff natin. At tada! Nakulayan na natin ang ating stuff. Ngayon, itatabi muna natin siya sa gilid at gagawin natin ang ating next na kailangan gawin. Gugupitin natin ang ating papel. Ayan, ng dalawang square. At ito namang paper na to ay gugupitin ko ng hugis puso. Okay. Ayan. So, pagkatapos nito, ang dalawang papel ay susulatan ko ng ating verse na Proverbs 23 verses 4 to 5. Okay, so tapos na tayo magsulat. At ngayon naman ay pwede nating designan ang ating mga papel. Ayan. Nalagyan ko ng flowers yung akin. Okay, para makita naman yung kagandahan ng ating gawa. At pagkatapos naman ng flowers, ay kukunin ko ang ating puso at lalagyan din naman ito ng design. So, kayong bahala kung anong design ang gusto ninyong ilagay. So, ako lalagyan ko lang siya ng gold, tapos lalagyan ko lang din siya ng puso sa gitna. Pagkatapos nito, ay kukunin na ulit natin ng stuff at ang ating pandikit, glue or paste, at ano mang meron tayo, at isa-isa natin siyang ididikit. Ganun lamang kasimple, mga bata. Ayan. At tapos na ang ating activity. Thank you for watching!